for faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Hello po, magandang araw po sa ating lahat and welcome po sa ating Sunday edition ng FBK. Nawa po ang bawat isa po sa atin ay makapag-worship ngayong araw na to sa ating Panginoon. Dahil ngayon po ang araw niya and nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa patuloy niyang paggabay sa bawat isa sa atin and kami po ay kakabalik lang galing po sa aming simpleng bakasyon po ay nagpunta po kami ng Illinois, Chicago po, no? And that's where we celebrate our 7th wedding anniversary, no? Purihin ng Panginoon dahil patuloy po siyang nagiging sentro ng aming relasyon po ni Christiana bilang mag-asawa and bunga po si Morgan and papasalamat po at ginabayan niya kami. Nakauwi po kami ng safe at doon po namin naisip i-celebrate dahil nandun po ang pinakamalapit na Jollibee po dito sa Amerika. Bali, kailangan ko mag-drive ng 7 hours para makakain sa Jollibee, no? Pero yun pa, nagpapasalamat po ako dahil iningatan niya kami at naging safe kami at nandito na po kami ngayon ulit sa Memphis po. And for today's FBK, no, i-share ko po is about Philippians chapter 2 verses 5 to 7. Basahin po natin. Verses 5. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So ano po ang tinuturo ni Paul dito sa church sa Philippi? What is he trying to teach them? Well, clearly he is trying to teach them about humility o pagpapakumbaba. So who is the example or yung standard na tinutukoy niya dito ng humility? Ang tinutukoy niya dito ng standard ng humility, kaya ang humility na pinakita ng Panginoong Jesucristo noong nandito siya sa mundong to, no? At grabe, yun yung pinaka primary example, no? Kumbaga, parang mabigat na example, mahirap na, kumbaga parang kung magba-basketball ka, kailangan maging single yung si LeBron James o si Stephen Curry. Parang ganun yung tinutukoy ni Paul. Pero dito, about humility, no? Kumbaga, kung mayroon kang humility na ipapakita, eh, yung kagaya ng humility na pinakita ng Panginoong Jesucristo. Napakabigat na example, pero yun po yung tamang example po, no? Ng about sa tamang humility. Because Jesus is the, sa akin po, sa, think sa bawat mananampalataya, Jesus is the most humble person na namuhay dito sa mundo. Nang bakit? Because Jesus is our Savior, our King. Jesus is our God. Jesus is high above high. But still, He chose to live like a human o naging tao po siya, no? Namuhay dito sa mundong to. Hindi lang namuhay, siya po ay namatay po para sa ating kasalanan, no? Siya po ay naging from very high, naging very low po siya, no? Para lang po ipakita ang pagmamahal niya sa atin, para sa ating mga kasalanan, no? And Jesus is the most perfect example of humility. So paano ba natin ipapakita itong humility na to sa ating pamumuhay, no? Based sa 3 verses na to, no? Unang-una sa lahat, no, sa verse 5, sinabi diyan, ano ang gagawin mo, no? Sabi diyan, have the same mindset as Christ Jesus, no? Have the same mindset, no, sa pakikitungo mo sa ibang tao, no? Have the same mindset of humility as Christ Jesus, no? Kumbaga, ang dali kasing sabihin yan, di ba? Yung kumbaga ako lang, no? Ay, humble naman ako. Hindi naman ako yung mapagmataas na tao, eh, no? Pero pag
nagda-drive ka, di ba? Kanya, ako driver ako. Pag nagda-drive ka, biglang may kumat sa harap mo. No, tapos, hindi mo nagustuhan yung ginawa niya. No? Ang gagawin mo, minsan may mga sasabihin kang, hindi maganda. No? Kumbaga, yun pa lang, hindi na yun yung mindset ng Panginoong Hesukristo, di ba? Kung nagda-drive mo ang Panginoong Hesukristo, hindi niya gagawin yung mga bagay. Kumbaga, doon pa lang, bagsak ka na sa iyong humility, no, o sa pagiging humble. Bagay nga, ang daling sabihin. Pero, pag nandun ka na sa sitwasyon na yun, medyo nag-fail tayo, no. Pero, yun nga, the key to that is, you always think about Christ Jesus. What would the mindset of Jesus Christ do, no? Or what would Jesus do in those kinds of situation? Paano may papakita ang humility mo sa bawat isa? Sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, o sa school mo, o di ba? Sa paano ang humility na mindset na galing sa Panginoong Hesukristo, paano natin 'to ay gagawin o mga ipapakita sa mga tao na sa paligid natin. Pangalawa is he did not consider equality, no. Kumbaga, God, Jesus Christ is a God, but he did not consider equality nung nandito siya sa mundong 'to. Hindi siya naging Diyos ako, hindi niyo ako pwede pagsalitaan na masama, o hindi niyo ako pwede ipako sa krus, kasi Diyos ako eh. Hindi niya ginawa yon para sa kanyang sariling advantage. Kumbaga, siya ay namuhay na equal ng mga bawat isang tao na nandito sa mundong to, noong time na yun. Namuhay siya na hindi parang Diyos, no? Kung sa atin po, how can we relate this, or how can we use this in our humility? Take that as an example, no? Kumbaga tayo, minsan kasi, makikita yun sa pagtrato mo talaga sa ibang tao. Eh. Kumbaga, ikaw, ayaw mong maging same ng treatment doon sa taong yun. Kumbaga, ikaw, ayaw mong pumila ng mahaba, no? Kasi meron kang special VIP card, no? O hindi na ako pipila ng mahaba, no? Pero hindi yun yung gusto ng Panginoon, no? Gusto niya is siya ay namuhay na may equal, no, sa bawat tao na nandito nung time na yon, no. And pangatlo is yung he made himself nothing, no. Jesus Christ's humility, he made himself nothing. Hindi naman ibig sabihin na to na nawala, may nawala sa kanya o nawala ang pagka-Diyos, no. Hindi, ang Panginoon ay Diyos. Diyos pa rin siya, pero siya ay nagkatawang tao, no? So, Diyos siya, pero he's a human, tao, nakakaramdam, diba, nagugutom, no? And siya ay naging, ano sabi din dito, siya ay naging servant, being made in human likeness. Siya ay naging tagasilbi, no? Yung pinaka-God, pinaka-Diyos, yung hari natin is naging servant, no? That is that level of humility, no, na ipinakita ng Panginoong Hesukristo noong time na yun, no? Kumbaga, saka ba kakakita ng ganun sa time na nangyari, yung hari ng UK, si King Charles, no? Nakikita mo po ba yung magiging servant ngayon, no? Parang imposible na, no? Pero ang Panginoon, no, pinakita rin niya yung pinaka-low example of servant, yung paghugas niya sa paa ng mga niyang kanyang mga disipulo, dahil Diyos niya pakita na I am the Lord who is humble, no? Ganun po niya ipinakita yun noong time na yun. Tayo, tao na tayo, hindi naman tayo Diyos, tao na tayo, pero hindi natin mapakita yung ganung klase ng humility, no? Doon lang tayo sa mga hindi masyadong mataas na level ng pagpapakumbaba, no? Pero ito, ang Diyos na pinakamataas sa lahat, pinakapakapangyarihan, nagpakita ng ganito kababang low aspect of serving, no, para mapakita niya ang kung gaano niya tayo kamahal at kung gaano ka-important na maunawaan natin ang bagay na ito, no. So yun po, no, how are we showing our humility to each and everyone po, no? Dahil
yun nga, madali lang yan sabihin, pero kung i-apply mo na, eh, mahirap, no? At ang gustong example natin ay si Jesus Christ, no? That's what Paul wants us to, yan yung sinet niya yung bar, no? Na, our humility standards will be like Jesus Christ, no? Alam ko, imposible po yun, no? Pero, kung nasa sa atin ang Panginoon, no? Kung talagang tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, naniniwala ako na ma-achieve natin yung ganong klase ng humility at may papakita po natin yun sa bawat isa na at sa bawat tao na kapaligid po sa atin. Ang pumanalangin po tayo. Father in Heaven, salamat Panginoon dahil napakabuti niyo po, Lord God. Mahal na mahal po namin kayo, Lord God. And thank you, Lord God, for being really humble and very, very good God, serving God sa bawat isa po sa amin. Mga Panginoon, apply po namin ito. Alam po po mahirap, Lord God, lalo na sa ibang tao na mayroon talaga matitikas na puso, Lord God. Pero through you, Jesus Christ, no, there's a possible na ma-achieve po namin ito, Lord God. Salamat po, Panginoon. Continue to remind us, Lord God, about how humble you are, Lord God. Praise you and glorify Christ in your prayer. Amen. Po, magandang araw po sa ating lahat and Happy Lord's Day po.